Your dreams are possible. And Yes Dad is here to be your tool. Okay? We are your tool, pero you have to do your work. At the end of the day. Okay? Masyado ko, ano, no? Straight. Okay. So, para pabusugin ang ating umaga, let's all welcome, okay, our lead servant, Brother Nikki Bumatay. Parang ayoko na mag-talk kasi yun na yun eh, yun na ang culmination ng journey mo sa Yes Dad. Sabihin mo nga, dito sa Yes Dad, dito nagkakatotoo. More than the sasakyan, alam mo kung saan ako masaya, tanong mo ako ano? Mali. Saan? Yung relationship nila mag-asawa, tama ba? Life is all about relationships. Kahit marami kang pera, marami kang success, if hindi kayo okay sa pamilya, malungkot pa rin, tama ba? Okay. I want you to open your tripod. This will be very quick kasi medyo humaba tayo kanina sa icebreakers. So just give me 15 minutes at sobrang ganda ng series the next 4 months. I'm very excited. Sabi ko nga sa mga kasama ko sa bahay, sa sobrang ganda ng talk, gusto kong umupo at makinig sa sobrang ganda. So open it sa new Sizzling Series. Can you open your tripod, please? Can you open it, please? Okay. So, the last 4 months, the previous months po, pinag-usapan natin mga seeds. Sabi mga seeds. For the past 4 months, I discussed 8 seeds to succeed. Sino-sino dito ang nakapakinig ng 8 seeds to succeed? Nasa kamay. Sino maraming natutunan at nagtatanim na? Thank you. So, tapos na tayo doon, no? 8 seeds to succeed. Ngayon, we're gonna talk about how good people like you can become rich. Sino dito gusto maging masaya, pero at the same time, mayaman? Tapos yung man. Guys, nakikita daw ni Lord yun. Sino dito gusto maging masaya, tapos mayaman, tapos healthy pa? So this talk for the next 4 months, it's about how good people like you can become rich. Can you look at the eyes of the person beside you and tell her, you're a good person. And you're gonna be rich, sabihin mo, you're gonna be rich. I'm gonna discuss 4 simple laws of wealth. How many? Again, how many? Oh, ang request ko sa mga kakain, request ko mamaya na po, sabay-sabay po tayo, po excited kumain, no? So, alas 12 po tayo kakain. Mamaya na yun sa food. I'm gonna discuss 4 simple laws of wealth, and they're so simple. Tanong ako, bakit? Marami pong laws of wealth. But I'm gonna discuss the 4 most essential, basic, simplest laws na pag sinunod mo, you're gonna be successful. Tanong ako, bakit? These are natural laws. These are not man-made laws. Pakisigo yung katabi, sabihin mo, hindi ito man-made. These are natural laws. Sabihin mo nga, law of supply and demand. Kahit sinong presidente, hindi kayang kontrolin ang supply and demand. Okay, nandyan yan. Question, alam niyo ba yung law of gravity? Pag babagsak pa ako pag mag-step ako dito? Question ko sa inyo, pag merong mabuting tao umakyat sa 40th floor, tapos may masamang tao umakyat sa 40th floor, sabihin na natin si Poe, saka nagmamassacre, no, mass killer. Umakyat sila pareho sa 40th floor, tapos tumalon sila. Question, law of gravity, si Poe ba pag tumalon, lilipadin siya babagsak? Babagsak or babagsak? So, ibig sabihin ang law, it's gonna happen whether you like it or not, whether you understand it or not, tama ba? Whether you're a good or bad person. Pero ang good news ko sa inyo, itong pag-uusapan natin, very clear sa Yes Land, kung ano ang purpose ng wealth. Sabi mo nga purpose. The purpose of wealth is very simple. The purpose is to love. Sabi mo nga love. Babasahin natin ito sabay-sabay. This is the purpose of wealth. Earn as much as you can. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. Nasa tripod niya po. 1, 2, 3, go. Earn as much as you can. So you can give as much as you can. God wants to increase your blessing so you can be a greater blessing to others. May question ako, sa team ni Ate Bel, sa team Amazing Grace, taas ang kamay, sino yung nabibless so far sa team Amazing Grace? Taas ang kamay, team Amazing Grace. Nakikita niya yan, yan sila, okay. Meron. Sa team ni Ate Bel, siya ang nag-recruit kay G, no, kay SDG. No? Si SDG, saan ang team blessing?
Okay. Si G naman ang nag-recruit kay S.B. Cathy. So can I see the rest of us of Glowing Stars, Victorious Blessings? Pakitaas yung kamay. Okay. Question. Marami-rami na sila? Yes. So the goal, and not sila, si Nilo naman nag-recruit kay Ate. Ang point is, naging blessing na sila sa mas maraming tao. Tama or tama? Yes. And that is your purpose. Not just for commissions and spot cash commissions and spot DP. Pero para maging gripo. Sabihin mo sa katabi mo, sikuhin mo, dapat gripo ka. Sikuhin mo. Ang gripo, pag binuksan mo yung gripo, if you open yourself and open your life to the blessing of God, dadaluyan ka lang ng blessings. Tama ba? Question. Ang gripo, siya ba yung source? Hindi. So you should just be a channel of blessings. Tama ba? Kaya ka gripo para hindi lumaki yung ulo mo. So the blessing does not come from you, it comes from God. And we're gonna talk about that. So question is, are you ready for an increase? Are you ready? Sino dito ready na sa increase sa buhay? Promotion, more income, more sales, more investment, that's a kamay. More happiness, thank you. So you are ready for an increase. Oh, sorry. And we're gonna start with talk number one. What's talk number one? Today, we're gonna talk about birth. Apat na W po yan. Apat na W. Law number one is birth. We're gonna discuss today. Next month, huwag kang mawawala. Ano ang law number two? Isa pa. Ano ang law number two? Law number three? Sa November 9. And lastly, sa ating, magkakaroon tayo ng worship night sa ating Christmas party. We're gonna invite some people. Ano ang law number four? Worship or surrender. So turn your trifold to law number one. For the next 10 minutes, okay. Pakisabi nga, I'm listening. I'm listening. Isa pa, I'm listening. Successful people are humble to know that, yes, sometimes you already know what I'm saying, but probably, baka may marinig ka na bago. Tama ba? Okay, so for the next 10 minutes, listen very well. The law number one is worth. Sabi mo, worth. Pakibasa ko yung una statement, if you want to grow your net worth, you have to grow your, isa pa, if you want to grow your net worth, you have to grow your, meron akong kwento, na very quick na kwento, meron isang turista, sabi mo, I'm listening, may isang turista, dumaan sa isang lake, no, sa pinuntahan nilang place, may nakita siya doon ng fisherman. Inoobserve niya yung fisherman na to, kasi ang galing, tatlo ko bakit? Ang dami niyang nakukuhang isda. Pero nung nag-observe yung turista sa fisherman habang nangingisda, napansin niya ang weird. Tanong niya ko, bakit? Lahat ng big fish na nakukuha niya, dinakuha, no? Big fish. Tinatrow back niya sa lake, ibabalik niya sa lake, tapos pag small fish, ilalagay niya sa container niya. So in-observe ng turista yung fisherman, sabi, tingnan ko nga, baka naman di ano. Lumapit siya. So kada pangingisda niya, ganyan, ang galing eh. Talented naman yung fisherman, pero yung big fish, he throws back to the lake, and the small fish, binalik niya, nabagabag na yun yung ano, yung turista, nilapitan yung fisherman. Sabi, manong, bakit naman po, Tagalogin na natin, no, kasi sa Cebu to, manong, bakit naman po, medyo kakaiba yung ginagawa mo? Di ba, normally po, ang malalaking fish, ilalagay sa container, tama ba? Ang maliliit na fish, ibabalik mo para lumaki, tama ba? So sabi ng fisherman, ah, ganun ba? Simple lang. Kaya maliliit yung fish na kinukuha ko lang. Kasi maliit lang yung kaldero mo, yung frying pan ko sa bahay, maliliit. Hindi kasi yung malalaking fish. So tinatawag ko din. Natawa yung tuloy sa gulat. Maliliit. This happens in you. I've been doing this talk, itong ganito, every month. 45 times na po ito. Lahat na mga SD, na SD na ngayon at kumikita ng malalaki ngayon, they listen, and ang ginagawa nila, they throw the small frying pan, yung maliliit na kaldero, tinatapon nila, para makuha yung big fish. The small frying pan, ang analogy niyan guys, yan yung mindset natin. Sometimes napakaliit ng vision natin para sa sarili natin sa Yes Land. Sometimes ang liit ng tingin natin sa sarili natin, small self-worth. Sabi mo ngayon, small self-worth. Today, we're gonna decide, we will throw the frying pan, we will throw the small vision, the small mindset, the small, nagigasin po? Sabi mo sa katabi mo, itapon mo na yung maliit na kaldero mo. Para pag si Lord binigyan ka ng way of a blessing, kaya mo tanggapin, tama ba? Yes.
itatapo natin yung maliit na kaldero na yan. Kasi, imagine nyo to, no? Si Lord merong 100 liters na gusto ko ibigay na blessing sa'yo, tubig. Nandito sa'yo, nakapila kayo mahaba. Tapos excited kayo, no? Diba? Do you believe that God is a God of abundance? Do you believe that He wants to bless you? John 10:10, He came so that you can have the life in full and in abundance. Ayaw ng Diyos na naghihirap ka. Kaso sometimes yung poverty, yung wala kang pera, lagi may utang, self-inflicted na siya eh. Ayaw mo kasi itapon yung frying pan. Nagigas niyo po? So right now, imagine mo, nandito si Lord, may 100 acres na blessing, nakapila ka, excited ka. Yung iba nakapila, may dala-dala, paper cup. Uy, excited ako sa blessing, paper cup. So, igaya niya ni Lord, ano kasya lang? Onte, tubig. Yung sunod sa kanya, medyo proud. Oh, may malaki akong kitchen. Picture na. You get it, no? Oh, malaki na kayong blessing sa kanya. Tapos yung kasunod, may timba. Timba. Pero 100 liters yung blessing, ano dapat dala mo? Drum! Ang dala mo dapat. Ano pa? Mas malaking timba tsaka drum. Ask me why. There is no problem sa giver. Tama? The ability of God, the capacity of God to bless you, mataas masyado. Most of the time, may problem sa receiver, hindi ka handa sa blessing ng Diyos. So, can you ask the person beside you, are you ready for an increase? Tanong mo yung katabi mo, anong dala mo? Timba ba? Okay. Kailangan drug, water, okay? Guys, sige, tignan natin ha. Dapat kasi i-change natin yung mga pictures sa sarili natin. Sige, tingnan natin. Ito, may tuturo ko sa inyo. Ano, kunyari itong puto. Okay, ano to? Puto. Okay, o, hulaan nyo. Kung puto to, ano to? Puto? 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 Puto seko. Puto seko. Okay, puto? Seko. Ito, ano to? Kung itong puto, ano to? Kung itong puto, ano to? Hindi. Puto? Puto? Puto kapi. Puto kapi. Dalawa na lang, dalawa na. Puto kapi. Ito, ito. Isa na lang, isa na lang. Ano to? Puto? Hindi, wait lang. Ito, ano to? Puto? Puto? Puto album. Put together. So, ang point ko is you have to change the photo album in your brain. It's a change. So, you want change? You have to change the photo album in your brain. You have to change the picture. So, you know, pictures are powerful. Two things that we will change today. Kanina, I'm pleading, please throw your small frying pan. Nakakawa mo, napalitan mo yung kalit, di ba? Para makakuha kang big blessing. Ngayon, dalawa yung exchange natin. Your picture of God and your picture of yourself. Ito, imagine nyo ito ah. Di ba meron kayong naririnig kung kamusta ka na? Ito, ang dami kong problema, ang bigat nga eh. Sa Tagalog, pasan-pasan ko ang daigdig. So, ang picture niya sa utak niya, yung tao na pasan yung daigdig, di ba? So, no wonder, stress na stress ka lagi, high blood ka, tapos lagi kang pagod, tapos, di ba? You wanna give up? Kasi ang picture na nasa mind mo ay pasan ko ang daigdig. I-change natin yan today. Sabi mo, change. Isa pa, change. I want you to change that picture into this. Marami kang problema, tama? Pare-pareho lang tayo hanggang may buhay may problema. Pero imagine this. Lahat ng problema mo, ilalagay mo ngayon sa mighty hands ni Lord. May, di ba? Ma-hands ni Lord, ililipat mo lahat ng problema mo. Tatabi ka kay Lord. Anong magandang picture? Yung problema para na siyang dust, speck. Tama ba? Lumingit ang problema mo sa hands ni Lord. Mas maganda siyang picture. Tama? Sabi mo, change your picture. Isa pa. Usually kasi pag
tinanong ka, oh, kamusta ka na? Ito, mahirap pa rin, katulad mo. Grabe, no? Ito ka, oh, ano, kamusta ka na? Ito, parang ko, sakto, mga ganun, di ba? Dapat, pag sinabing kamusta ka na, ang lagi mong sagot, yung picture sa utak mo kung sino ka ay, ito, nagtatrabaho para sa mga pangarap ko. Ito, oh, kamusta ka na? Mabuti naman, payaman na, tama ba? Pa-asenso na, hindi yun nagyayabang. Hindi yun nagyayabang. Sinasabi mo lang that you're on your way there. Pag sinabi, oh, nakita ko sa Facebook, puro mga congratulations ha. Oh, parang magyaman mo na. Huwag mo sasabihin, hindi, ako mayaman. Kailangan ang sagot? Payaman na. Papunta na, nagtatrabaho na doon. Okay? Paano mo kanyang sarili niyo? Payaman na ano? Second thing, we have to change our picture of God. Most of us, ang tingin kay Lord, parang vendo machine. Pag nagdasal, Lord, pwede namang extra income ka na vendo machine may lalabas. Lord, healing naman sa high blood, high cholesterol, vendo machine. Lord, kailangan kong pang-mission sa kapang-hospital, vendo machine. God is not a vendo machine. Some people kala si Lord may stink terror teacher. Pag nagkamali ka, oh, hindi ka na makapatid sa sisig, pa. Oh, late ka na naman, pa. Wala kang benta last month, pa. Basta, ano na nangyari sa team mo, umunti na, pa. Kala nila si Lord terror teacher na nagagalit at namamalo. Let's change that. Let's change the picture of God being a vendo machine and a terror teacher. God is, sabihin mo nga, paano? Sabihin mo, paano? Change your picture of God as God loving, tama, always smiling, always accommodating, always comforting. Tanong mo, ask me why. You become the God that you worship. Ulit. You become the God that you worship. If akala mo si Lord terror, mataray, ganun ka rin, irritable. But if you think that God is generous, always smiling, always loving and happy, ganun ka rin sa kapwa mo. Tama po? So we're gonna change the image of God. My last story, this is so nice, no? Tapos na ako agad. Yung self-worth, personal, ano to ha? This talk is very personal for me. Ask me why. 3 years ago, nagkwento kasi si Nilo ng nakakaiyak na kwento. Sino nakabasa ng kwento ni Nilo? How Yes Land started, almost everybody. Totoo yun. 3 years ago, they told me na mag-fail agad ang Yes Land. Tag mo bakit? Wala kasi akong alam. Bata, walang background sa real estate, puro dasal, puro training, walang alam. Sabi? Tapos yung tinitrain mo magaling lahat, kasi doon ako lumaki sa church, da? So parang sabi ko, buti na lang, sabi mo, buti na lang. May nabasa ako sa isang libro na ang self-worth mo pala, sabi mo nga self-worth. Nikki, ano ba ang self-worth? Kung ang net worth, guys, yun yung value ng assets mo. Pera mo sa banko, di ba, bahay mo, ari-arihan mo, yun ang net worth. Ikaw naman, ang self-worth, yun yung value mo sa sarili mo. Ay, yun yung tingin mo sa sarili mo. Buti na lang. Bata pa ako, tinaas ko yung self-worth ko. Nabasa ko yun eh. Kailangan daw ito yung self-worth mo. Ito yung pagkakakilala mo sa sarili mo, no? Itataas mo siya ng so high. Uli, yung self-worth mo, itataas mo ng sobrang taas para pag ininsulto ka ng tao, pag liyurakan ka ng tao, pag inapakan ka ng tao, hindi nila abot. Tama ba? So sabi ko, buti na lang tinaas ko siya ng sobrang taas. Sabi nila before, nakakakuha talaga sabi, kasi 10 million po na sales in a month, hirap na hirap kami dati. Tapos yung awarding, walang stage, kasi tatlo lang yung a-awardan. Yes! Ngayon, dati, ngayon po, hindi na tayo magkasya, tama ba? Si kuya kanina, 30 pa lang yung maakyat, kinausap na yung kapatid ko, sabihin mo bumaba na yung iba kasi baka malaglag yung stage sa dami nyo. What in the world? No, dati sa ano lang kami sa kung saan sa clubhouse. Point is, sabi nila, hindi magtatagal ang Yes Land. Sabi nila, hindi natin kaya maging successful. Ang dami nilang sinabi, actually, na ang dami pa, ito pinakamasakit, kaya ko yung lahat eh. Pinakamasakit na sinabi sa akin, ginagamit ko lang si Lord, pray lang ako ng pray to conceal everything, parang nagbabait-baitan lang yan. Buti na lang, close kami na Lord. And I listen to it every morning. So, yun ang pwede kong message sa inyo. First, dapat itaas yung self-worth nyo so high para pag pinag-chismisan ka ng negative,
sinurahan ka, binabackstab ka sa harap mo, mabait magtalikod mo, boom! Sakit mo, doon na yung buhay pa ako eh. Binabackstab ka, ganyan. So, dapat itaas mo ng mataas. May good news ako sa inyo. Talaw niyo kung ano? Your self-worth, your beautiful self-worth, it comes from God. Don't mind kung anong sabihin ng tao. Don't please them. It's between you and God. Tama? Wala. Kaya wala sila. Ang ganda na sinabi ni Jackie kanina. Compete with yourself. Para kang road race horse. Tama ba? Huwag mo na tignan yung iba. Compete with yourself. Okay? Lumakas, Beth. Nag-feedback. Sabi ni Lord, yes. So, I want us to pray. No? Gusto ko kayong ipag-pray. Can we all bow our heads? And put your right hand sa chest niyo. Put your right hand sa chest. Repeat after me. Lord Jesus, thank you for loving me. Thank you for giving me self-worth. Maraming salamat po for loving me as I am. For accepting me as I am. Lord, may I see myself the way you see me. May I love myself the way you love me. And Lord, I declare that I'm God's beloved. I'm God's powerful champion. And because I am very blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Father, Son, Holy Spirit, amen. Palapakan nyo kayo sarili nyo. Very, very, very simple ang unang-unang law ng wealth. It's so simple. You have to like yourself. Because if you don't like yourself, how can your clients and your team like you? Tama ba? Sabihin mo nga, I like myself. I love myself. I enjoy myself. For the next month, this month, please take care of yourself and invest in loving yourself by attending gantong gatherings na pang-upload, okay? Yun lang po, I'll see you next month. I'll turn over to our, magaling pa si Arman. Yes! Very humble and magaling na host, Arman! Yay! Thank you!